Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang tanging dahilan na ang nagkatawang taong Diyos ay napatungo sa laman ay dahil sa mga pangangailangan ng tiwaling tao. Dahil ito sa mga pangangailangan ng tao, hindi ng Diyos, at ang lahat ng kanyang mga pagpapakasakit at paghihirap ay alang-alang sa sangkatauhan at hindi para sa kapakanan ng Diyos mismo. Walang mga kalamangan o kahinaan o mga pabuya para sa Diyos. Hindi siya gagapas ng anumang ani sa hinaharap, kundi ng mga una ng pagkakautang sa Kanya. Ang lahat ng Kanyang ginagawa at mga ipinagpapakasakit para sa sangkatauhan ay hindi upang makapaggamit siya ng malalaking pabuya, kundi lubos na alang-alang sa sangkatauhan. Bagamat sangkot sa gawain ng Diyos sa katawang tao ang mga paghihirap na di mailarawan sa isip, ang mga bunga na nakakamit nito sa huli ay labis na lampas sa mga gawaing tuwirang ginagawa ng Espiritu. Ang gawain ng katawang tao ay nangangailangan ng matinding paghihirap at ang katawang tao ay hindi makapagtataglay ng katulad na dakilang pagkakakilanlan tulad ng Espiritu, hindi siya maaaring magsagawa ng mga katulad na kahimahimalang mga gawa tulad ng Espiritu at higit na hindi siya maaaring magtaglay ng katulad na awtoridad tulad ng Espiritu. Ngunit ang diwa ng gawaing ginagawa ng karaniwang katawang tao na ito ay lubhang nakahihigit sa gawain na tuwirang ginagawa ng Espiritu at ang katawang tao niyang ito mismo ang kasagutan sa mga pangangailangan ng buong sangkatauhan. Para sa mga ililigtas, ang halagang gamit ng Espiritu ay lubhang mas mababa kaysa sa katawang tao. Nagagawa ng gawain ng Espiritu na lumukob sa buong sansinukob sa lahat ng mga bundok, ilog, lawa at karagatan, ngunit ang gawain ng katawang tao ay higit na mabisang nauugnay sa bawat tao na nakakaugnayan niya. Higit pa rito, ang katawang tao ng Diyos na may nahahawakang anyo ay maaaring higit na maunawaan at mapagkatiwalaan ng tao at lalo pang makapagpapalalim sa kaalaman ng tao sa Diyos at makapag-iiwan sa tao ng mas malalim na impresyon ng mga aktwal na gawa ng Diyos. Nababalot sa hiwaga ang gawain ng Espiritu. Mahirap para sa mga mortal na nilalang na arukin ito at higit na mahirap para sa kanila na makita at kaya maaari lamang silang umasa sa mga hungkag na paglalarawan sa isip. Gayunman, ang gawain ng katawang tao ay karaniwan at batay sa realidad at nagtataglay ng mayamang karunungan at ito ay isang katunayan na maaaring makita ng pisikal na paningin ng tao. Maaaring personal na maranasan ng tao ang karunungan ng gawain ng Diyos at hindi kailangan na gamitin ang kanyang masaganang imahinasyon. Ito ang katumpakan at tunay na halaga ng gawain ng Diyos sa katawang tao. Maaari lamang gumawa ang Espiritu ng mga bagay na hindi nakikita ng tao at mahirap para sa kanyang ilarawan sa isip. Halimbawa, ang kaliwanagan ng Espiritu
ang pagpukaw ng Espiritu at ang patnubay ng Espiritu. Ngunit para sa tao na may isip, ang mga ito ay hindi nagbibigay ng anumang malinaw na kahulugan. Nagbibigay lamang ang mga ito ng isang nagbabago o isang malawakang kahulugan at hindi maaaring magbigay ng isang tagubilin sa pamamagitan ng mga salita. Gayunman, ang gawain ng Diyos sa katawang tao ay labis na naiiba. Nasasangkot dito ang tumpak na patnubay ng mga salita. May malinaw itong kalooban at may malinaw na mga kinakailangang mithiin. At kaya't ang tao ay hindi kailangang mag-apuhap sa paligid o gamitin ang kanyang imahinasyon, lalo na ang gumawa ng mga panghuhula. Ito ang kalinawan ng gawain sa katawang tao at ang malaking pagkakaiba nito sa gawain ng Espiritu. Angkop lamang ang gawain ng Espiritu para sa isang limitadong saklaw at hindi maaaring pumalit sa gawain ng katawang tao. Ang gawain ng katawang tao ay nagbibigay sa tao ng mas tumpak at kinakailangang mga mithiin at higit na mas makatotohanan at mahalagang kaalaman kaysa sa gawain ng Espiritu. Ang pinakamahalagang gawain sa tiwaling tao ay yaong nagbibigay ng tumpak na mga salita, malinaw na mga mithiin na dapat pagsumikapang mata mo at na maaaring makita at mahawakan. Tanging makatotohanang gawain at napapanahong patnubay ang angkop sa panlasa ng tao at tanging tunay na gawain ang makapagliligtas sa tao mula sa kanyang tiwali at napakasamang disposisyon. Maaari lamang itong makamit ng Diyos na nagkatawang tao. Tanging ang Diyos na nagkatawang tao ang makapagliligtas sa tao mula sa kanyang dating tiwali at napakasamang disposisyon. Bagamat ang Espiritu ang likas na diwa ng Diyos, ang gawaing tulad nito ay maaari lamang gawin ng kanyang katawang tao. Kung ang Espiritu ay gumawa ng nag-iisa, hindi posible sa gayon na maging mabisa ang kanyang gawain. Ito ay isang payak na katotohanan. Bagamat karamihan ng mga tao ay naging mga kaaway na ng Diyos dahil sa katawang tao na ito, kapag winakasan niya na ang kanyang gawain, yaong mga taong laban sa kanya ay hindi lamang hihinto sa pagiging mga kaaway niya, bagkus ay magiging mga saksi niya. Magiging mga saksi sila na kanya nang nalupig, mga saksi na kaayon niya at hindi maihihiwalay sa kanya. Magsasanhi siya na malaman ng tao ang kahalagahan ng kanyang gawain sa katawang tao sa tao at malalaman ng tao ang kahalagahan ng katawang tao na ito sa kahulugan ng pag-iral ng tao, malalaman na ang kanyang tunay na halaga sa paglago ng buhay ng tao at higit pa rito, malalaman na ang katawang tao na ito ay magiging isang buhay na bukal ng buhay kung saan hindi makakaya ng tao na mapahiwalay. Bagamat ang nagkatawang taong laman ng Diyos ay malayong tumugma sa pagkakakilanlan at katayuan ng Diyos at para sa tao ay tila hindi kaayon sa kanyang tunay na katayuan, ang katawang tao na ito na hindi nagtataglay ng tunay na larawan ng Diyos o ng tunay na pagkakakilanlan ng Diyos
ay maaaring gawin ang gawain na hindi nakakayang tuwirang gawin ng Espiritu ng Diyos. Gayon ang tunay na kabuluhan at halaga ng pagkakatawang tao ng Diyos at ito ang kabuluhan at halaga na hindi mapahalagahan at makilala ng tao. Bagamat lahat ng tao ay tumitingala sa Espiritu ng Diyos at hinahamak ang katawang tao ng Diyos, paano man sila tumitingin o nag-iisip, malayong nahihigitan ng tunay na kabuluhan at halaga ng katawang tao ang sa Espiritu. Mangyari pa, tungkol lamang ito sa tiwaling sangkatauhan. Para sa lahat na naghahangad ng katotohanan at nasasabik sa pagpapakita ng Diyos, ang gawain ng Espiritu ay makakapagbigay lamang ng pagpukaw o inspirasyon at isang pagkaramdam ng pagkamangha na hindi ito maipaliliwanag at hindi mailalarawan ng isip at isang pagkaramdam na ito ay dakila, kagilagilalas at kahanga-hanga ngunit hindi rin maaaring makamit at matamo ng lahat. Ang tao at ang Espiritu ng Diyos ay maaari lamang tumingin sa isa't isa mula sa malayo na tila ba may napakalawak na agwat sa kanilang pagitan at sila kailanman ay hindi maaaring maging magkatulad na tila ba ang tao at ang Diyos ay pinaghiwalay ng isang di nakikitang pagitan. Sa katunayan, ito ay isang ilusyon na ibinibigay ng Espiritu sa tao dahil ang Espiritu at ang tao ay hindi magkatulad ng uri at hindi kailanman magkasamang iiral sa parehong mundo at dahil ang Espiritu ay hindi nagtataglay ng anuman sa tao. Kaya ang tao ay hindi nagtataglay ng pangangailangan sa Espiritu sapagkat ang Espiritu ay hindi tuwirang magagawa ang gawain na pinakakinakailangan ng tao. Ang gawain ng katawang tao ay nag-aalok sa tao ng tunay na mga layunin upang hangaring matamo, malinaw na mga salita at isang pakiramdam na siya ay tunay at normal, na siya ay mapagpakumbaba at karaniwan. Bagamat maaaring matakot ang tao sa kanya, para sa karamihan ng mga tao, siya ay madaling makaugnay. Maaaring masdan ng tao ang kanyang mukha at marinig ang kanyang tinig at hindi niya siya kailangang tingnan mula sa malayo. Nararamdaman ng tao na madaling lapitan ang katawang taong ito, hindi malayo o di maarok, bagkus ay nakikita at nahahawakan dahil ang katawang tao na ito ay nasa kaparehong mundo ng tao.